welcome back again sa ating YouTube channel. And today is may bago na naman tayong topic. And as you can see naman sa ating thumbnail, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa bakuna, no? So, yun nga, dahil nga ngayong naka-community, enhanced community quarantine tayo, is masyado tayo nag-worry about sa mga bakuna ni baby and daily check-ups. Tapos, and then yung mga pregnant, syempre kailangan nila magpa-check up, yung mga nagpapa-dialysis, and at marami pang iba, lahat ng mga health concerns. So, ngayon nga naka-enhanced community quarantine tayo, is natatakot ako na magkasakit si baby, kaya sobrang doble ingat o triple ingat pa yung ginagawa ko para sa kanya. And dahil nga dun sa enhanced community quarantine na hindi natin alam kung saan tayo pupunta, hindi natin alam kung saan ospital tayo tatakbo pag kailangan nating magpa-check up o may kailangan tayong isugod sa ospital, no? And wag naman sana, pero yun nga, if ever saan nga ba, so wala tayong idea, but swerte yung may mga friend na doctor or may family doctor nakakilala, kasi may mga napagtatanungan sila about sa mga health conditions or kapag may gusto silang i-concern tungkol sa kanilang anak o sa kanilang mga sarili. So, yun na nga, ang pag-uusapan natin ngayon is about bakuna. Well, alam naman natin na kapag kayo, saan ba kayo nagpapabakuna? Kasi ako nagpapabakuna ako before sa center lang. Pipila ka lang, but kasi nga libre naman doon. And kapag may private pedya naman na magpapabakuna is alam ko nasa 2,000 to 3,000, no? Kung practical ka na nanay, mas pipiliin mo na lang na sa center na lang. Kung malapit lang naman din sa inyo yung center, it's okay na rin naman. So yun na nga, ganun na rin yung nangyayari sa kapatid ko ngayon. Yung anak niya is 3 months and actually hindi pa siya nakakapagpabakuna ulit, yung pang second bakuna niya, dahil nga dito sa enhanced community quarantine. So lahat tayo, or katulad ko bilang isang tita, syempre concerned ako dun sa pamangkin ko. So at least may nabasa akong article about nga dito sa bakuna, and i-share ko din sa inyo yung nalalaman ko and yung mababasa natin sabay-sabay. Actually, ako binasa ko na siya kagabi, but gusto ko rin siyang i-share sa inyo para naman malaman nyo if may concern din kayo about sa bakuna, it's okay lang ba kung ma-delay or hindi. So, okay guys, let's start. Ask Doc, pwede bang ma-delay ang bakuna ni baby? Delaying baby vaccine. Ang inyong kasagutan tungkol sa bakuna ni baby ngayong enhanced community quarantine ating sasagutin. Delaying the vaccine of the baby. Pwede bang ma-delay ang vaccine ni baby? Ngayong outbreak ng COVID-19 sa Pilipinas, hirap ng marami sa atin na bumisita sa mga ospital. Dahil na rin, total lockdown na panatupad sa buong Luzon. Isang challenge na ang lumabas para puntahan ang monthly check-up ng mga pregnant woman o mga batang magpapabakuna. Ang tanong, ang mga concerns, moms, pwede bang ma-delay ang vaccine ni baby o ng isang bata? Ano nga ba ang mga risk factor nito? Delaying baby vaccine, can vaccination be delayed by a month? Noong April 8, nagsagawa ng live session ang The Asian Parent Philippines tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan ng mga chikiting ngayong quarantine. Ito ay pangunguna ni Doc Jelina Ram Suderio Mala, o mas kilalang bilang si Doc Jel. Marami din ang mga katanungan mula sa mommy kung pwede bang ma-delay ang vaccine ni baby o ng isang bata. Ayon kay Doc Jel, ang payo ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines ay huwag i-delay ang vaccine o bakuna ng isang bata. Kung magagawa ng paraan upang hindi ito ma-delay ay mas maganda. Ngunit sa panahon ngayon na hirap makalabas dahil sa itinaas na enhanced community quarantine sa Luzon, ay halos lahat din ng klinik ay sarado. Paano nga ba makakahukuha ng vaccine ang inyong anak kahit na may COVID-19 scare? Payo ni Doc Jel, kausapin ang inyong pediatric tungkol sa maaaring gawin sa bakuna ng inyong anak. Kung magagawa ng paraan na magkita at bigay ang vaccine, ay maaari.
Pwede rin namang tanungin ang inyong pedya kung may clinic silang available na puntahan. Pero sa kabilang banda, maaari rin namang madelay ang vaccination ng isang bata dahil sa catch-up immunization. Ito ay nakabase sa pag-uusap nyo ng inyong healthcare provider o ng inyong pedya. Ngunit kailangan agad na mabigyan ng bakuna ang inyong anak pagkatapos ng Enhanced Community Quarantine or ECQ. Dahil marami ang kinakailangang habulin. Delaying the vaccine. Pwede rin. Pwede tayong mag-delay ng vaccine kasi mayroon tayong catch-up immunization. So that will be kayo na ang mag-uusap ng healthcare provider nyo kung paano yon gagawin. The earliest na pwede ibigay ang vaccine after ng quarantine, kailangan ibigay kasi marami ang kailangan habulin. Ang hindi lang maaari isama sa catch-up ng immunization ay ang rotavirus vaccine. Ito ang vaccine kung saan maiiwasan ang pagkakaroon ng diarrhea sa mga baby. Ang maximum age na kinakailangan makatanggap nito ay 32 weeks o 8 months old. Question: Doc, pwede bang ma-delay ang vaccine ni baby o ng isang bata since ngayong naka-enhanced community quarantine tayo? Ito ang sagot ng doktor. Doc Jel, as much as possible po, ang recommendation ay do not delay. Pero ngayon po, sa kondisyon natin, we have to weigh the benefits over the risk. Kaya po, if i-delay, okay lang, earliest possible po ang pag-lift ng ECQ ibibigay. If wala po, means na makita kayo ng inyong healthcare provider, rotavirus po hanggang 8 months lang pwede ibigay. Delaying baby vaccine, ano ang dapat tandaan? Para kay Doc Jel, kung ang isang baby ay kasalukuyang naka-breastfeed at madedelay ang vaccine, mararapat lang na ugaliin ang healthy lifestyle ni mommy. Kumain ng masusustansyang pagkain at maging maingat. Sa nanay kasi nakasalalay ang mga baby at dito sila kumukuha ng pagkain. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain ay makakatulong para dito. Isama pa ang mga ibang miyembro sa bahay. Panatilihin din ang pagkain ng masustansya at malinis na surroundings. What happens if baby vaccinations is delayed? Ang vaccine ng isang bata ay hindi dapat madelay. Ngunit sa panahon ngayon, mahirap ng sumugal na pumunta sa labas dahil sa banta ng COVID-19. Kaya maaari namang madelay ng kaunti. Ang vaccine ng bata ay ngunit kailangan ring agad nilang pakunahan once na matapos ang ECQ. Hindi dapat itong ipagpaliban dahil importante ang vaccine. Kung madidelay rin, mas dobleng pag-iingat ang kailangan ng mga baby at bata dahil wala silang vaccine. Ang mga batang walang vaccine ay prone sa sakit, kaya naman kailangan ugaliin ang healthy lifestyle. Okay guys, yun nga yung mga about sa vaccination na nasabi ni Doc Jel and yung payo niya about sa vaccine. So, syempre, nag-aalala tayo sa mga baby, lalo na sa mga katulad ng pamangkin ko, is 3 months pa lang. Sobrang nakaka-worry kasi na-delay talaga yung kanyang vaccine dahil nga dito sa ECQ. But I hope matapos na talaga tong ECQ para mabigyan na siya agad ng vaccination kasi marami pang hahabulin na vaccine. Dahil nung mga nakaraan is hindi rin siya nakapag-vaccine actually dahil nagkaroon siya ng sakit and pinainom siya ng antibiotic. Kaya ngayon siguro maraming hahabulin na vaccine sa kanya. Unlike nung sa anak ko dati is nakompleto naman and wala namang delay. But I hope talaga maging okay na. And yun na nga, yung I hope na may naiintindihan kayo sa mga sinabi ko. Ang sabi naman ni Doc Jel, kung maaari daw is huwag sanang madelay. Kasi nga, ang mga vaccine katulad yan is sobrang importante para sa ating mga baby. So, ang sabi dito ng doktor is kung maaari, do not delay. But dahil nga sa pinapatupad na ECQ, is wala tayong magagawa. Kailangan siya i-delay. But
kung meron naman kayong mga kausap na pediatrician or kung may clinic kayong bukas, basta kung may mga kakilala kayo, pwede naman kayong magpa-appoint sa kanila ng inyong vaccine. And basta after ECQ is magpa-appoint na agad kayo or pumunta na agad kayo sa mga health center na malapit sa inyo kung saan nagpapabaksin yung mga anak nyo para mabigyan na agad siya ng vaccine. So, mahabol yung mga hindi naiiturok sa kanyang vaccine. Okay guys, and dito ko natatapusin yung vlog ko today and I hope may naiintindihan naman kayo sa aking mga nabanggit dito, mga nabasa, and ilalagay ko na lang sa description yung link para makita nyo rin. And our source for today is The Asian Parent Philippines Live CDC. So ayun yung ating always source pagdating sa mga parenting at iba pang article. So if you hindi nyo pa na-download yung The Asian Parent, download nyo na. This is for free. Pwede kayong gumawa dyan ng inyong sariling account and magbasa kayo ng mga article and pwede kayo dun magtanong, mag-post, whatever, ano yung mga gusto nyong gawin. So, pwede rin kayong kumita, magkaroon ng points and pwede nyo ma-redeem yung points nyo. So, makikita nyo yan pag dinownload nyo yung The Asian Parent. So, dito ko na tatapusin yung vlog ko today at kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe below and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Bye! See you on my next video.